bawal. Ito daw sa stir fry ko muna. Tapos yung check na natin after mga 50 seconds yan, guys. Hi guys! Kumusta po kayo? Welcome again sa another episode ng Dave Mar TV Cooking Art. Magluluto tayo na ngayon ng sinigang. Ito yung ulo ng kingfish. So, dalawang ano siya, malaking ulo ng kingfish. Inakat namin into 4 pieces. Tapos binarinade ko siya ng salt and pepper. Malitig half teaspoon ng salt and pepper at saka ng 1 tablespoon cornstarch. Kasi later on, ipapry ko siya. Stir fry guys, para hindi siya maturog yung ulo na isda. Kasi medyo malambot to. So, yan yung ating mga ingredients. So, yan. Tara guys, samahan niyo ako. Mag-prepare tayo ng ingredients at magluto tayo ng sinigang na ulo ng isda. Ito guys, stir fry ko muna itong ulo ng isda. Tapos, liwa na tayo ng mga gulay. Okay, samahan niyo ako. So guys, ito, habang i-stir fry ko yung ulo ng isda, maliwa na tayo ng mga gulay. Dahil yung fire nyo, ano lang siya, low medium, para hindi masunod yung isda. Parang ano lang siya, half lang yung pag, half cook lang, malasado, yung pagluto ng ulo ng isda. So, sarap to guys, lalo na ngayon na malamig ang panahon, masarap umigop ng mainit sa sabaw. Sour soup, diba? So guys, ayan, nakata natin yung mga lahat ng vegetable at na stir fry na rin natin yung ulo na isda. Yun siya. Lagi, sabi ko sa inyo, pag hindi nyo siya nilagyan ng cornstarch, madudurog talaga siya. So, gasa na rin natin yung ating lettuce. At yan, na-chop na natin ang ating labanos, ayan. At ang ating, ito yung guys, yung mga sisig natin. Meron tayong half teaspoon ng salt and pepper, ground pepper. Meron tayong half teaspoon ng brown sugar at saka half teaspoon ng chili powder. Since nawala akong green chili guys eh, nakalimutan akong bumili. Tapos, ito ang ating 1 tablespoon na batis at saka yung ating sinigang mix. Tama rin siya guys, bali 3 to 4 tablespoon. So guys, tara, mag-isa na tayo ng ating sinigang na ulo ng isda. So yun guys, same pan, dito ko pakawin ko dito ko i-share pa yung isda, yung ulo ng isda. So, ito na rin yung gagamitin kong pang-saute. So, binawasan ko lang yung mantika, siguro mga 3 tablespoon na lang yan. This time guys, sumahin ko yung yung onions. Yung ating shrimp onions. Konting oil. Siguro mga 1 tablespoon. Ito yung ginamit ko sa fish. Yung fry ko. Tapos na. Tapos na.
lagyan natin ang bawang. Ang chopped garlic. Sana iwan yung, ano guys, iwan yung lasa ng fish dito, kaya mas malasa to. Tignan natin ang ating ginger. So, tini-slice yung ginger, guys. Tignan ng konti. Then, tignan natin yung kamati. So guys, after mga 2 to 3 minutes, lagyan na natin yung ganito guys, yung kamatis na. Yan, yan. Ipitulog na siya. Lagyan natin yung labanos. Nataka kayo bakit labanos ang ilagay ko instead na fish? Kasi guys, kung fish, matigas pa siya. Yung hulo ng isda kasi, luto na guys eh. May duwa-luto na yun. Dahil yung stir-fry nga natin kanina. So, kung nilagay ko na siya agad dito, may tendency na maturod yung isda. So, hintayin lang muna natin yung lumalabas itong labanos. Pwede na tayong mag-add ng ating mga seasoning. Lagay natin ang fish sauce. Simmer lang natin siya.
Later, i-add natin yung lettuce. Simmer lang natin siya, guys. Siguro mga 45 minutes, simmer natin. Yung heat na ganun pa rin, nasa high. So guys, ito, after mga 3 minutes, 3-4 minutes, yung ano nyo, yung heat nyo guys, nireduce ko ng ano, nireduce na ng lumi jug. So, tikman muna natin ang ating, kung magdadagdag tayo na, pampaala. After mga 50 seconds yan, guys. So, yan. Dapat yung gulay natin, guys, hindi marunto. Pangalan yung ganyan siya. This time, tignan natin. Guys. Approved, guys. Sarap. Ano tama yung asin niya, yung alat, at may konting tamis, saka yung konting angham. So, turn off na yung ating heat. So, guys, tara, kain tayo. Tignan na natin ang ating sinigang na ulo na kingfish. Ito yung ano eh, tanigi. So, tignan natin sabaw. Sabaw pa lang guys, ulam na. Wow! Kasi yung ano niya, yung pagka, yung tama rin kasi guys, diba yung asin niya, hindi masyado siyang maasin. Tamang-tama lang yung asin niya, tapos meron siyang, syempre yung mga nilagay natin ng mga ingredients. Kaya, balanse lang siya, guys. Ito na. Ito na, guys. Titikman na natin siya. Ito na, guys. Isman natin ng kanin. So. Sarap, guys. Papaparami na naman yung kain ko nito. Ang hirap talaga mag-dieta, guys. So, si Javi, ayan, parating na rin. At least, nakapagluto na ako. So, guys, marami pong salamat sa inyong oras at panonood po ng ating episode 8. Sana po nagustuhan niyo itong recipe na to. At sana, i-try niyo rin po ang ating version ko ng pagluto ng sinigang na ulo na isla. Hanggang sa muli guys, stay safe and God bless. Bye!